Okay mga kabro, isang magandang araw na naman sa inyo mga kabro. Meron na naman po tayong gagawin na motor ngayon, na kung saan ay ang motor na to ay Honda Click 150i. Yan mga kabro, 150i mga kabro yung gagawin natin ngayon. Okay, so dinala lang dito sa pwesto mga kabro nung may-ari ng motor. Yan, shout out kay Ninong Atok at kay Renz sa kanyang anak. Okay, so sila yung may-ari ng motor na to. Yan. So, nag-DIY sila mga kabro dito sa motor nila. Naglagay sila ng domino switch. Yan. Domino switch mga kabro. Okay, ang naging problema lang naman nila dito, yung passing light niya, hindi nila mapagana. Yan, okay. Papakita ko muna sa inyo. Subukan natin isusi. Ngayon, titesting natin. Okay, yung busina niya, gumagana. Tapos yung flasher sa kaliwa, yan, gumagana din. Tapos, sa kanan, okay din siya mga kabro. Okay mga kabro, yung problema nila dito, yung passing light niya, hindi nila mapagana. Okay, ito yung passing light nyo. Yan. Passing light. Nakailaw na siya mga kabro. Yan o. Nakailaw na siya. Pero yung high and low gumagana. Yan. Pero yung passing light. Yan o. Hindi gumagana. Ngayon, ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng horn relay sa mismong switch. Dito sa wire ng ating domino switch. Yan. So, bali itong nabili nila is pang Honda Click 150i talaga yung nabili niya. Hindi yung kagaya nung iba na naglalagay is pang NMAX yung nilalagay nila. Kaya iba yung color coding nila. Yan. So dito mas madaling magkabit dahil same color lang sila. Same socket din mga kabro. Okay. So lagyan muna natin to ng relay. Papakita ko sa inyo yung pagkabit ng relay mga kabro. Para mapagana natin yung passing light sa kanyang switch. Okay. Baklasin na muna natin to. Okay. So ito yung gagamitin nating relay mga kabro. Yan. Ang kailangan lang natin dito mga kabro sa relay na to is yung apat na wire lang. Hindi na natin kailangan yung isa. So ang gagamitin natin dito yung number 30. Yan, ito yung number 30, yung kulay pink. Tapos number 86. Tapos number 87A. Yan, yung 87A mga kabro. At yung number 85 ng relay. Yan. Yung apat na to mga kabro. Yan. Itong apat na to, ito lang yung ating gagamitin. Hindi na natin gagamitin to mga kabro. Okay? So, pakita ko na sa inyo, kabit na natin to. Okay mga kabro, ito yung ating domino switch. Yan. Okay. So, dito tayo magkakabit mismo sa wire ng domino switch. Yan. Okay. So, unahin natin dito mga kabro. Yan. I-adjust lang natin yung balot ng kwan, wire ng domino switch. Okay. So, itong black mga kabro. Yan yung black na wire ng domino switch. Yan yung accessories wire ng Honda na motor. Yan yung positive papuntang busina. Yan. Kapag sinusi mo yung motor, dyan pupunta yung kuryente. Okay? Yan yung black na wire. Okay, dito naman tayo sa relay mga kabro. Yan, pakita ko muna sa inyo. Yan. So, dito tayo sa relay. Pakita ko muna sa inyo. Yan.
Yung number 85 mga kabro, yan, yung number 85, hindi masyadong halata yung 85 kasi na natakpan na halos ng pandikit nung relay. Yan. Ito yung number 85 mga kabro. Number 30, number 86. Yan. At number 87A. Yung apat na yan yung kailangan natin at yung isa hindi na natin kailangan. Okay. So yung number 85 ng relay, lagay muna natin yung socket. Ito yung number 85 ng relay. Yan. Ito siya mga kabro. Ilalagay natin to doon sa solid black na wire ng domino switch. Yan. Okay. Lagay na muna natin to. Yan. Nilagay na natin mga kabro. So babalutan lang natin ng electrical tape yan. Yan, yung 85 ng relay, nilagay natin doon sa solid black na wire ng domino switch. Yan. Okay. So, yung video na to mga kabro ay disclaimer na lang tayo at sa mga nakakaalam. So, ang video ito mga kabro ay para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano maglagay ng horn relay sa domino switch para gumana yung ating passing light. Okay. So, ayan na, nailagay na natin mga kabro. Sunod natin tong number 30 ng relay. Okay? So, ito yung number 30 ng relay. Pakita ko muna sa inyo. Yan. Ito yung number 30 ng relay mga kabro. Yan. Okay? Kabit muna natin mga kabro. So, yung number 30, ito siya mga kabro, yung kulay pink na wire. Ilalagay naman natin yan mga kabro sa solid green na wire ng domino switch. Ito siya mga kabro. Yung solid green na wire ng domino switch mga kabro, yan yung main supply ng high and low. Yan yung solid green na wire. Main supply ng high and low na ilaw, mga kabro. Yan. Tandaan nyo yan, mga kabro. Yung green na wire na yan, hindi yan ground, ah. Yan, hindi ground yan, mga kabro. Yan yung main supply ng high and low ng domino switch ng Honda Click 150i. Okay? So, itong number 30, lagay natin dyan. Number 30 ng relay. Yan, nailagay na natin sa solid green ng domino switch. Yan. Balutan na natin ng electrical tape to mga kabro. Yan. Yan yung number 30 ng relay. Excuse me po. Okay mga kabro, nabalutan na natin ng electrical tape. Yan. So, tapos na natin yung number 30 ng relay. Inilagay natin sa solid green na wire yung main supply ng high and low. Okay. So, sunod naman natin mga kabro. Ito siya mga kabro. Yung kulay blue na wire. Yan. Ito yung kulay blue na wire ng domino switch. Ito naman mga kabro yung high beam ng headlight. Yan. Kapag nag-high ka, yan yung wire ng domino switch papuntang panel at headlight. Yan. Dito naman natin ilalagay sa number 86 ng relay. Yan. Diyan natin i-coconnect yung number 86 ng relay. Ilalagay natin dyan sa kulay blue na wire ng domino switch. Yan yung high beam, mga kabro. Yan. Okay. Ayan, nakita nyo mga kabro, na ilagay na natin yung number 86 ng relay. Nilagay natin dun sa mismong kulay blue na wire ng domino switch. Yan. Yan yung high beam, mga kabro, ng panel at ng headlight. Yan, ito siya mga bro, number 86 ng relay.
Huwag na huwag niyong kakalimutan mga kabro kapag maglalagay kayo ng Domino Sweets sa Honda Click 150. Yan. Kailangan nyo ng relay para mapagana yung ating high beam. Sunod naman natin itong 87A mga kabro. Yan, 87A ng relay. Yung nasa gitna ng relay. Ilalagay naman natin yan mga kabro dito sa kulay white. Yan. Yan yung low ng headlight mga kabro. Papuntang high and low switch. Yan. Ito yung kulay white mga kabro. Diyan natin ilalagay yung 87A. Puputulin natin to mga kabro ha. Yan, yung white na wire puputulin natin. Yan. Putulin lang natin yung white na wire mga kabro. Yan. May sumamang isang hibla mga kabro. Tanggalin na natin. Okay, ito lang yung kailangan natin dito mga kabro. Yung papuntang socket, yung pinagputulan natin ng white na wire. Yan. Dito natin idudugtong yung number 87A ng relay. Yan. Balatan muna natin at ilagay na natin mga kabro. Yan. Pagdugtungin lang natin mga kabro. Ito na yung last na ikakabit natin mga kabro. Wala na. Yan. Okay. So, balutan na muna natin to ng electrical tape. Bagong lahat, turo ko muna sa inyo. Ito yung number 87A. Yung ikinonekta natin doon sa white wire ng domino switch. Yan. Papuntang low beam yan. Yung low ng headlight. At yung pinagputulan natin dito mga kabro, yung papuntang switch. Yan. Hindi na natin kakailanganin yan. Yan. Itago na lang natin dyan sa loob. Okay. So, ayun na. Salpak muna natin yung socket ng relay. Okay na mga kabro. So, yung isa dito mga kabro, hindi na natin kailangan yan. Tinanggal ko na. Yan. Okay. So, balutin na natin to ng electrical tape at isalpak na natin. At yun mga kabro, magic ang bilis nating nabalot. Yan o. Naayos na natin, na-organize na natin. Naayos na natin yung wire ng relay at ng domino switch. Yan. Pwede na nating isalpak to ngayon mga kabro. Yan, salpak na natin dito mismo sa motor. A few moments later. Alright mga kabro. Yan, naipwesto na natin yung domino switch sa Honda Click 150i. Okay, testingin na natin ulit. Testing natin, final testing. Yan. Okay. So, testing natin yung busina. Good. Flasher sa kaliwa. Yan, flasher sa kaliwa. Tingnan natin. Okay, flasher naman sa kanan. Alright. Bro, hazard. Yan. Yan yung hazard switch mga kabro. Patayin na natin. Tapos yung headlight, yan naka-low na siya mga kabro. Subukan natin i-high. High, low. High, low. Ngayon testing natin yung passing light. Yun. Okay na mga kabro. Okay. So tapos na natin mga kabro yung pagkabit natin ng domino switch na may relay sa Honda Click 150i. Okay mga kabro, hanggang sa muli at sana may natutunan kayo sa ating video na to. At maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para mga video natin na i-upload ay maging updated kayo mga kabro. Okay, so hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Panginoon.